Good afternoon and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. I am Faisal Kalim Malasigan from Group 4, First Reporter, and we will going to discuss the Madhab School of Islamic Legal Thought. First, the Hanafi Madhab, the founder Imam Abu Hanifa in 703 to 767 CE. This madhab is named after its founding scholar Abu Hanifa, whose actual name was Numan ibn Thabit. He was born in the year 702 CE in Kufa, Iraq. His father was a silk merchant of Persian origin who accepted Islam during the reign of the Khulafa ar-Rashidun, or the righteous caliph. So, ang madhab na ito ay ipinangalan sa founding scholar nito na si Abu Hanifa, na ang tunay na pangalan niya ay si Numan ibn Thabit. Ipinanganak siya noong taong 702 CE sa Kufa in Iraq. Ang kanyang ama ay isang mangangalakal ng Seda na may pinagmulang Persian na tumanggap or yumakap ng Islam sa panahon ng paghahari ng Khulafa ar-Rashidun or matutuwid na Caliph. Abu Hanifa began his earlier studies in the field of philosophy and dialectics known as Ilm al-Kalam, but after mastering its various disciplines, he left it and went into an in-depth study of fiqh and hadith. He chose as his main teacher Hammad ibn Zayd, who was among the greatest scholars of hadith of his time. Sinimulan ni Abu Hanifa ang kanyang mga naunang pag-aaral sa larangan ng filosofiya at dialektika na kilala bilang Ilm al-Kalam. Ngunit pagkatapos na makabisado ang iba't ibang disiplina nito, iniwan niya ito at nagtungo sa isang malalim na pag-aaral ng fiqh at hadith. Pinili niya bilang tagapagturo si Hammad ibn Zayd, na isa sa mga pinakadakilang scholar ng hadith sa kanyang panahon. Abu Hanifa studied under him for 8 years. During this time, he became qualified to teach, but instead remained Hammad's student until the latter died in the year 742 CE. After Hammad's death, Abu Hanifa took up the position of teacher at the age of 40 and became the most outstanding scholar in Kufa. As such, he appeared to be a valuable prize to the Umayyad caliphs of that time. So si Abu Hanifa ay nag-aral sa ilalim niya ng 18 taon. Sa panahon ito, siya ay naging kwalipikadong magturo, ngunit sa halip ay nanatiling estudyante ni Hammad hanggang sa mamatay ang huling noong taong 742 CE. Pagkatapos ng kamatayan ni Hammad, si Abu Hanifa ay naging guro sa edad na 40 taon gulang at naging pinakatanyag na scholar sa Kufa. Dahil dito, siya ay naging isang mahalagang premyo sa mga caliph ng Umayyad noong panahon iyon. They offered him the position of Qadi or Judge of Kufa, but he refused the post in spite of being physically beaten for his refusal by the Amir of Kufa, Yazid ibn Umar. Similarly, during the rule of the Abbasids, he also refused royal appointment and was consequently imprisoned in Baghdad by the Caliph Abu Ja'far al-Mansur in 754 to 775 CE. He remained until his death in 767 CE. Abu Hanifa was considered among the minor tabi'un or students of the Sahaba because he had met a few of the Sahaba and had related some hadith from them. So inalok nila sa kanya ang posisyon ng qadi or hukum ng Kufa. Ngunit tumanggi siya sa pwesto sa kabila ng physical na
pambubugbog dahil sa kanyang pagtanggi ng amir ng Kufa, si Yazid ibn Umar. Katulad nito sa panahon ng pamumuno ng mga Abbasid, tumanggi din siya sa maharlikang appointment at dito ay ikinulong siya sa Baghdad ng Caliph Abu Ja'far al-Mansur noong 754 to 775 CE. Nanatili siya hanggang sa kanyang kamatayan noong 767 CE. Si Abu Hanifa ay itinuring na kabilang sa mga minor di edad na tabi'un, mga mag-aaral ng Sahaba, dahil nakilala niya ang ilan sa mga Sahaba at nagsalaysay ng ilang hadith mula sa kanila. So let's proceed to the formation of the Hanafi Madhab. Imam Abu Hanifa based his teaching method on the principle of shura or group discussion. He would present a legal problem to his students for debate and discussion and tell them to record its solution whenever they arrived at unified position. Because of this interactive approach to making legal rulings, we could say that the Hanafi Madhab was as much a product of Abu Hanifa's students' efforts as it was a product of his own efforts. They would also debate on hypothetical problems and work out solutions based on the principle of preparing for a problem before its occurrence. Because of their learning towards hypothetical fiqh, which often introduced an issue with the question, what if so and so happened, they became known as the what-ifers or Ahl al-Ray, the opinion people. So ibinasi ni Imam Abu Hanifa ang kanyang paraan ng pagtuturo sa prinsipyo ng sura o pagtalakay ng grupo. Magpapakita siya ng isang legal na problema sa kanyang mga estudyante para sa debate at talakayan at sasabihin sa kanila na itala ang solusyon nito sa tuwing sila ay dumadating sa isang pinag-isang posisyon. Dahil sa interactive na diskarte na ito sa paggawa ng mga legal na desisyon, masasabi nating ang Hanafi Madhab ay isang produkto ng mga pagsisikap ng mga mag-aaral ni Abu Hanifa na ito ay produkto ng kanyang sariling mga pagsisikap. Magdidebate rin sila tungkol sa mga hypothetical na problema at mga solusyon sa paggawa batay sa prinsipyo ng paghahanda para sa isang problema bago ito mangyari. Dahil sa kanilang pagkahilig sa hypothetical fiqh na madalas na nagpapakilala sa isang isyo sa tanong na paano kung gayon at nangyari. Nakilala sila bilang what-ifer or Ahl al-Ra'y, ang mga taong opinyon. So source of law used by the Hanafi Madhab. The early jurists of this Madhab deduced Islamic laws from the following sources, which are listed in the order of their importance. Number one is the Quran. They considered the Quran to be the primary unquestionable source of Islamic law. In fact, it was used to determine the accuracy of the other sources. Accordingly, any other source that contradicted the Quran was considered inaccurate. So, ang Hanafi Madhab, ang unang source of law nila ay ang Quran. Itinuturing nila ang Quran na ang pangunahing hindi mapag-aalinlangang pinagmulan ng batas ng Islam. Sa katunayan, ito ay ginamit upang matukoy ang katumpakan ng iba pang mga mapagkukunan. Alinsunod dito ang anumang iba pang mapagkukunan ng sumasalungat sa Quran ay itinuturing na hindi tama or hindi tumpak. So number two is Sunnah. The Sunnah was consulted as the second most important source of Islamic law, but with some qualification as to its use. They stipulated that it was not sufficient that a hadith be accurate or sahih, but it had to be also widely known or mashhur if it was to be used as a legal proof
This condition was laid down as a safeguard against false hadith which were cropping up frequently in that region where only a few notable sahaba had settled, or Ali and Ibn Mas'ud. So ang sunnah ay kinonsulta bilang ang pangalawang pinakamahalagang pinagmumula ng batas ng Islam. Ngunit may ilang kwalipikasyon sa paggamit nito. Itinakda nila na ang hindi sapat na ang isang hadith ay tumpak or sahi, ngunit ito ay dapat ding kilalanin ng marami or mashur kung ito ay gagamitin bilang isang legal na patunay. Ang kondisyong ito ay inilatag bilang isang panggalang laban sa mga huwad na hadith na madalas na umuusbong sa rehiyong iyon kung saan iilan lamang ang mga kilalang sahaba ang naninirahan. So nandyan din ang ijma of the sahaba, individual opinion of the sahaba, qiyas or analogical deduction, and istihsan or preference, urf or local custom, and nandito rin ang main students of the Hanafi madhab tulad nila Zufar ibn al-Hudayl and Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim and Muhammad ibn al-Hasan Ash-Shaybani. So yan sila yung mga main students ng Hanafi madhabs. So let's proceed to the Auza'i madhab, the founder Imam al-Azwa'i in 708 to 774 CE. Ang madhab na ito ay ipinangalan sa Syrian scholar na si Abdurrahman ibn al-Auza'i na isinilang sa Balabak noong taong 708 CE. Nakilala siya bilang isa sa mga pangunahing scholar ng hadith noong ikawalong siglo CE at tutol sa labis na paggamit ng kiyas at iba pang anyo ng pangangatuwiran sa mga kaso kung saan ang mga malinaw na teksto mula sa Quran at Sunnah ay makukuha. Ginugol ni Imam Azwa'i ang halos buong buhay niya sa Beirut. Sa kalaunan ay namatay noong taon 774 CE. Ngunit ang kanyang madhab ay naging laganap sa Syria, Jordan, Palestine at Lebanon, gayon din sa Espanya. Mga dahilan ng pagkawala ng madhab, ang kanyang madhab ay nanatiling pangunahing paraan ng pag-iisip sa Syria hanggang sa ikasampung siglo CE. Nang si Abu Zara Muhammad ibn Uthman ng Shafi'i madhab ay hinirang na Jude ng Damascus. Sinimulan ni Abu Zara ang pagsasanay ng pagbibigay ng premyo ng 100 dinar sa sinumang mag-aaral ng kabisado ang aklat Mukhtasar al-Muzani, isang pangunahing aklat ng Shafi'i fiqh. Natural ang kasaysayang ito ay naging sanhi ng mabilis na paggalat ng Shafi'i madhab sa Syria at ang bilang ng mga tagasunod ni Auza'i ay patuloy na lumiit hanggang sa 111 siglo nang walang matagpuan. 132 gayon paman ang kanyang mga kontribusyon sa agham ng fiqh ay naitala at nanatili hanggang ngayon sa karamihan ng mga aklat ng comparative fiqh. So let's proceed to the Maliki madhab. The founder Imam Malik in 717 to 801 CE. The founding scholar of this madhab, Malik ibn Anas ibn Amir, was born in Medina in the year 717 CE. His grandfather Amir was among the major sahaba of Medina. Malik studied hadith under Az-Zuhri, who was the greatest hadith scholar of his time, as well as under the great hadith narrator, or Nari, the freed
slave of the Sahabi Abdullah ibn Umar Malik, only journeys outside of Medina were for Hajj, and thus he largely limited himself to the knowledge available in Medina. So, ang Maliki Madhab, ang nagtatag ng scholar ng Madhab na ito ay si Malik ibn Adas ibn Amir, ay isinilang sa Medina noong taong 717 CE. Ang kanyang lolo na si Amir ay kabilang sa mga pangunahing sahaba ng Medina. Pinag-aralan ni Malik ang hadith sa ilalim ni Az-Zuhri na siyang pinakadakilang scholar ng hadith sa kanyang panahon, gayon din sa ilalim ng dakilang tagapagsalaysay ng hadith na si Nari, ang pinalayang alipin ng sahabi, Abdullah ibn Umar. Ang mga paglalakbay lamang ni Malik sa labas ng Medina ay para sa Hajj, at sa gayon ay nilimitahan niya ang kanyang sarili sa kaalamang makukuha sa Medina. He was severely beaten in the year 764 CE by the order of Amir of Medina because he made a legal ruling that forced divorce was invalid. This ruling opposed the Abbasid rule's practice of adding in the oath of allegiance giving to them by the masses the clause that whoever broke the oath was automatically divorced. Malik was tied and beaten until his arms became severely damaged to such a degree that he became unable to clasp them on his chest in Salah, and thus he began the practice of praying with his hands at his sides, according to some reports. So si Imam Malik ay malubhang binugbog siya noong 764 CE sa utos ng Amir ng Medina, dahil gumawa siya ng legal na desisyon na ang sapilitang diborsyo ay hindi wasto. Ang hatol na ito ay sumalungat sa kaugalian ng mga Abbasid rulers na idagdag sa panunumpa ng katapatan na ibinigay sa kanila ng masa ang sugnay na sino mang lumabag sa panunumpa ay otomatikong diborsyado. Si Malik ay itinali at binukbog hanggang sa ang kanyang mga braso ay naging malubha sa isang antas na hindi niya magawang ihawak ang mga ito sa kanyang dibdib sa salaat o pagdarasal, at sa gayon ay sinimulan niya ang pagsasanay ng pagdarasal sa kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran ayon sa ilang mga ulat. So, formation of the Malik Madhab. Source of law used by the Maliki Madhab, na parang same lang din doon sa mga nahunang madhab, yung source of law nila ang Quran, hadith or sunnah, amal or practice of the Madinites, ijma of the sahaba, individual opinion of the sahaba, qiyas, custom of the Madinites, so istihla or welfare, and urf or custom. So ito yung mga main students of the Maliki Madhabs, no, katulad ni Al-Qasim and Ibn Wahab. So let's proceed to the Zaydi Madhab. The founder Imam Zaid in 700 to 740 CE. So ang madhab na ito ay nagmula sa isang mga apo sa tuhod ni Ali ibn Abi Talib sa pamamagitan ng kanyang anak na si Al-Husayn. Ang ama ni Imam Zaid, si Ali Zain Al-Abidin, ay kilala sa kanyang mahusay na kaalaman sa batas at kanyang pagsasalaysay ng mga hadith. Ipinanganak sa Medina noong taong 700 CE. Si Zaid ibn Ali ay naging isa sa mga pangunahing scholar ng pamilyang Alawi. Isinalaysay niya ang mga hadith mula sa lahat ng kanyang mga kamag-anak, kabilang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Muhammad al-Baqir, 137, ay pinalawak ni Zaid ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng paglalakbay sa iba pang mga pangunahing sentro
ng pag-aaral sa Iraq, Kufa, Basra at Wasit, kung saan siya ay nakaupo at nakipagbalitan ng mga pananaw sa kanyang mga kapanahon tulad ni na Abu Hanifa at Sufyan at Thawri. Ang kalif ng Umayyad na si Hisham ibn Abdul Malik naghari noong 724 to 743 CE ay hindi pinalampas ang pagkakataon na pababain at hinayin at hiyain ang pamilyang Alawi, at si Zayd ibn Ali ay madalas na napipili para sa pang-aabuso. So hindi siya pinayagang umalis sa lungsod ng Madina nang walang pahintulot ng gobernador nito, at ang kanyang mga request para sa pahintulot ay madalas na paulit-ulit na tinanggihan. So eventually, Zayd became the first of Ali's descendants to try to wrest the caliphate from the Umayyads after the catastrophe at Karbala. He traveled secretly to Kufa, where he was joined by the Shiites of Iraq, Wasit and other places, and made preparation to do battle with the Umayyads. A number of his relatives warned him against depending on the Kufans, as it was their betrayal of Imam Husayn which led to his untimely death, but he did not heed their warnings. Before his preparations were complete, disputes arose among his new followers when they found out that he did not consider the first caliphs, Abu Bakr and Umar, to be apostates who stole the caliphate from his grandfather. The majority of his followers broke away from him and declared his nephew, Ja'far as-Siddiq, to be the imam of the time instead of Zayd. Hisham's army took advantage of the confusion and made a surprise attack on Kufa. Only a little more than 400 followers rallied to Imam Zayd's side, and he was killed during the fighting which ensued. So sa kalaunan, si Zayd ang naging una sa mga inapo ni Ali na sinubukang agawin ang caliphate mula sa mga Umayyad. Pagkatapos ng sakuna sa Karbala, siya ay naglakbay ng lihim sa Kufa, kung saan siya ay sinamahan ng mga Shiites ng Iraq, Wasit at iba pang mga lugar, at naghanda upang makipaglaban sa mga Umayyad. Ang ilan sa kanyang mga kamag-anak ay nagbabala sa kanya laban sa pag-asa sa mga Kufan, dahil ang kanilang pagkakanulo kay Imam Husayn na humantong sa kanyang hindi na napapanahong kamatayan. Ngunit hindi niya pinakinggan ang kanilang mga babala. Bago matapos ang kanyang paghahanda, lumitaw ang mga pagtatalo sa kanyang mga bagong tagasunod nang malaman nilang hindi niya itinuring ang mga unang caliph sina Abu Bakr at Umar bilang mga tumalikod na nagnakaw ng caliphate mula sa kanyang lolo. Ang karamihan sa kanyang mga tagasunod ay humihiwalay sa kanya at idiniklara ang kanyang pamangkin na si Ja'far as-Sadiq bilang ang imam ng panahon sa halip na si Zayd. Sinamantala ng hukbo ni Hisham ang kalituhan at gumawa ng sorpresang pag-atake sa Kufa. Mahigit sa 400 tagasunod lamang ang nagrally sa panig ng Imam Zayd, at siya ay napatay sa panahon ng labanan na naganap. So that would be all for my report. The remaining madhabs will be tackled by my groupmate, Mr. Saudi Montak. So shukran, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.